Mga kalingap siya si Ronalyn, isang 19 years old na mag-isang bumubuhay sa kanyang pamilya. Noong una ay dalawa sila ng kanyang nanay na nagtatrabaho. Pero ngayon, dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa kanyang nanay, ay siya na lang ang mag-isang kumakayon para sa kanyang pamilya. Anong... Ayaw mo ko tulungan mama magtrabaho? Sure. Naluha si Ronalyn nang ikwento ang nangyari sa kanilang buhay. Mahirap po. Kasi mas mahirap po yung ano, nakikita ko si mama na ganyan lang. Di naman po ako sanay na si mama ay nakaiga lang. Ang ano po namin, nagtutulungan kami ni mama. Si ba, oo, nagtutulungan po kami ni mama. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho. Tapos, bagamat nakakaranas ng pagsubok, ay nagagawa pa rin niyang umiti at tumawa. Kilalanin ang 19 years old na si Rona at kung paano niya kami napabilib. Panoorin ang buong kwento at huwag kalimutan mag-like. Oh, ilan yan? Ronalyn, magkano? Bakit? Oh, magkano yan? 4,000 po. Oh, kulang pa yan? Sapat na po ito. Ha? Sapat na po ito. Sapat na yan? Salamat Anong po. Anong magagawa? Ayan, hello mga Kalingap. Welcome back sa ating munting channel. This is me once again, Kalingap Grab. At ang aking team. Ayan. And syempre, huwag natin kakalimutan, Val Santos na po ba ang pa-subscribe po. At available pa rin po ang ating Kalingap shirt. Ayan, Team Kalingap. Sa Shopee, Kalingap Rap and VSM Merch. Ayan, dito po tayo sa ni-scout muli ni Super Mac, the Super Scouter. Tapos tayo dito mga Kalingap para maghatid ng pag-asa, saya, at syempre, tulong po sa ating mga kapwa. Ayan mga Kalingap, kasama natin si Kagawad. Ay, ito na? Ano pa? Kiraan. Kiraan po. Kiraan po. So ayan mga Kalingap, alamin po natin yung kwento ng buhay nila. Kasi bago po ito, bago po natin mabibisita. Ay, aso. Ganun lang kayo, aso. Ito po ang bahay nila mga kapatid. Hello po, gandang araw po. Kumusta po? Ito. Kilala niyo po ako? Abo, kilala ko yung nanay. Kumusta nay? Ito, buhay pa. Kumusta po ang kalagayan niyo dito nay? Man, Diyos ko po, nabubuhay na lang ng kumparapaano. Siya yung ano? Ilan ano taon na po kayo, Nay? Hello. Ilan taon na po kayo? 30. 32 ka na. Ay, siya nga, 42! Nalimutan ko lang. Nalala ko. Asan na yung asawa mo? Wala na. Wala na. Nag-asawa na ng iba. Sinong kasama niyo dito, Nay? Wala, yung mga anak ko. Mga anak mo? Apat. May trabaho po kayo? Wala. Pa ganun. May trabaho wala. Anong pangalan niyo po ulit? Jocelyn Yasis. Ah, si Ma'am Jocelyn. Dito na lang at ano? Di kami kasya. Madami kayo. Kumusta naman kayo dito, Nanay Jocelyn? Nakakain naman po ba kayo? Kumusta ang ano niyo kalagayan, Ate Jocelyn? Kumusta naman po ang kalagayan nyo? Ano-ano. Ito si ano, dito ka, ne. Yung panganay ko yan. Ang panganay mo. Oo. Ganda ng panganay mo, ah. Mukhang Bombay. Bombay nga yan. Bombay talaga siya? Bombay talaga yung tawag. Ang tatay niya, Bombay? Ay, di. Ah, hindi. Hindi. Apat yan. Apat yan, iniwan ang ama. Apat ang anak mo, siya ang panganay. Mm-mm. Uwasan yung mga bata.
Andiyan po yung isa, yung dalawa, yung isa po nag-aaral, yung bunso. Tapos yung isa po nagtigil. Kumusta kayo dito? Ano? Anong pangalan mo? Ronaline. Ronaline? Opo. Ronaline, kumusta naman kayo dito sa pagbuhay nyo dito nila, nanay, Jocelyn? Okay lang po, medyo ano at si mama. May sakit ba si mama mo? Ano po? Well, ano, ganyan na lang po siya. Hindi niya na alam yung ginagawa niya. Dati ang sipag ni mama, halos araw-araw yan nagtatrabaho. Ngayon nung nagkaganyan si mama na kung ano na yung sinasabi, yung parang nawawala na siya sa sarili, nagtigil na hanggang ano na. Ano ba yung dahilan kung bakit nagkaganito si nanay? Ate Jocelyn, ano nangyari po sa inyo? Pwede niyo po ba sa aming share? Wala kasi naman. Kami po ay mga kaibigan niyo po kami. Mababait naman po kami. Ano? Naniniwala ka dun? Opo. Kilala nga po niyan si... Ano? Kilala mo si Papa Val Santos Matubang? Oo. Kilala ko siya. Kailan lang siya ano, nagsimulang ano po, magkaroon ng... December 9 po siya nagkaganyan. December 9, 2021. Ay, lately lang. Ito lang. Ano pa nangyari? Ano po, di gumit... Nay, ano? Alam nyo na yung nangyari? Wala. Tandaan nyo pa? Wala. Na-depress po ba kayo? Nalungkot kayo? O ano, nahihirapan po ba kayo sa buhay? Parang ganun. Parang ganun? Oo. Di mo na alam ang gagawin? Parang ganun. Mahirap. Mahirap yung buhay. Kaya... Bakit di na po kayo nagtatrabaho ngayon? Siya. Siya pa? Mm. Yung bagang mga ano, yung mga... Simula po nung anday, di na yun nakapagtrabaho si mama. Ako na lang nagtatrabaho sa bahay. Ikaw ang nagtatrabaho? Kasi may trabaho ka pala. Opo. Ilang taong ano ka na po? Ba? 19 po. 19? Galing mo ah. Galing po akong trabaho ngayon. Nag-out lang po ako. Anong trabaho mo? Doon po sa milk tea sa Big Brew. Aba, ang galing. Ano, ang duty ko ay hanggang 10 pa sana ako ay nag-out lang po ako. Ibig sabihin, ikaw na lang bumubuhay dito sa pamilya mo? Opo. Si mama, ang mga naaalala niya noon, yung kasanong nabili pa sa amin si Kuya Tom, doon sila magkakilala. Abang mamaya na siya bro, yung ano, tawag dyan, Alzheimer's. Wala naman. Wala naman. Magaling naman si nanay, ano? Apo yung natay nanay. Ganda ni nanay nga, oh. Wala naman. Ibig sabihin, ano siya, kumbaga yung isip niya malayo. Yung ano, pag yung matagal mo na po siyang kausap, sasabihin niya nung yung mga, na, halo-halo na yung emosyon na naalala niya, yung mga ginagawa niya dati, yun na yun. At si mama dati, ano yan, masipag yan magtrabaho, araw-araw yan, laging wala sa bahay at araw-araw kung nag-ano ng mga, ano, pa-order niya, online-online ba po. Tapos yun, ano kasi yan, kaya nagkaganyan si mama, ano, naagasan po yan si mama, no, ano na, 8 months na po yun, baby. 8 months? 8 months. Anong nangyari, bakit? Nalaglagin bata. Siguro sa overwork? Opo, lately lang din po namin nalaman, 7 months. Kada kakatrabaho? 7 months lang po niya nalaman na buntis pala siya. Ay? Opo. Tapos nitong ano lang, inaagasan si mama. May isang taon patay na yung baby niya. Tapos nagkaganyan naman si mama. Yung ano, gabi noon, tinawag kami isa-isa. Tapos kung ano nun sinabi sa amin. Tapos nagulat kami, kinabukasan, dinala agad namin sa albularyo. Tapos sabi, pinaglalaroan lang daw. Agad sa bumalik sa dati. Kung ano na lang nang sinasabi baby, niya. Ngayon, may ininom ba siyang gamot? Yung galing lang po sa center na gamot. Yun lang, pinapainom namin sa kanya. Pag pinapainom namin yan sa kanya, ang bilis niya nakakatulog. Pero hindi naman siya nagwawala. Hindi naman po siya nagwawala. Minsan, may ano time na malabas siya, malayas, mapunta daw siya sa trabaho. Mapasok daw siya ngayon. Oh, tapos? Ganun po yung inaano niya. Pero wala naman siyang trabaho. Wala po. Wala siyang trabaho. Ang alam niya, may trabaho pa rin siya hanggang ngayon. Kahit po yung ano, di na po yung nakakalabas-labas ng bahay. Buti di ka naman nahihirapan sa pag... Medyo mahirap po kasi nag-aaral yung kapatid ko ay. Nag-aaral ko ang kapatid mo? Nag-aaral. Ikaw nagpapaaral din? Opo. Nag-aaral din ako noon. 19 years old. Ano? Ikaw nag-graduate nakapagtapos ka lang ba? Po ako ng ALS.
Ah, nag-alis ka na lang? Noong July po, nagtigil lang din ako. Hindi na ako nagtuloy magtrabaho at yung... Ay, hindi na ako nagtuloy mag-aral at yung Nay, kapatid. Ayaw mo magtrabaho ulit? Gusto! Gusto mo? Mm-mm. Anong gusto mong trabaho? Kahit ano. Kahit ano? Mm-mm. Si ano, oh, buti hindi ka pinapabayaan ni... Hindi naman. John, ni Ronaline. Hindi naman. Bait ng panganay mong anak, no? Bata pa lang po kami, sinanay na kami niya ni mama na... Na. Wala kasi kami mama. Lang, kaya kinakaya namin na kami lang. Kasi wala kaya yan, ama. Walang tatay. Walang tatay. Kaya apat yan. Kaya hanggang ngayon, parang ano. Parang ganun. Anong ano mo, Nay? Ang kahilingan mo, Nay, sa amin? Sana mapagaling din ako tapos matulungan ko rin sila. Ano pa? Yun lang? Pasok? Asan yung mga kapatid mo? Ano po? Nasa school po. Sa school? Opo. Nandiyan po yung isa kong kapatid na lalaki. 19 ka? Tapos yung mga kapatid mo ilang taon? Ano? Ma 18 po yung, isa. Tapos 16, ay, 14. Magkakasunod? Opo. Magkakasunod po. Ikaw lang ang may trabaho? Ako lang po yung may... Yung isa kong kapatid na sumunod may asawa na. Pero may hindi ano. Sila. Iwalay sila. Siya nga, iwalay. Andyan po, kasama niya po, nasa Dait lang po. Nag-uwi lang po dito yung kapatid ko. Parang ano talaga, no? Iba yung mga... Iba yung... Ano? Iba yung ano niya. Nay, magpagaling ka na, Nay. Mm-mm. Para makapagtrabaho na po kayo, matulungan mo si Ronaline, oh. Oh. Tatrabaho man ako kahit ako nagkakaganito. Tatrabaho mo. Mahirap naman magtrabaho ng ano. Anong mo? Nagkakaganyan? Paano nagkakaganyan, mama? Siyempre, nagkakalimot-limot. Pero okay lang. Nakakapagtrabaho man ako. Nakakapakain man ako sa kanila. Anong... Ayaw mo ko tulungan mama magtrabaho? Sure. Siyempre din, tulungan din. Para makapagtrabaho. Eh di anong ginagawa niya lang dito pag halimbawa ay ano? Mahiga lang. Pag may time na ano si mama, maga pa lang na nakasikaso na sa amin. Oo. Pero minsan, pag alam namin na hindi siya bumangon ng higaan ng maaga, maghapon na yun. Maghapon na si mama ang nakahiga. Mm-hmm. Hindi mo asikasuhan ng bibigyan ng pagkain, hindi makain. Tsaka pag yung gutom na siya, malabas na lang siya ng kwarto. Yun yung ginagawa ni mama. Pero buti di naman si nanay nagwawala. Hindi po si mama nagwawala. Saka siya naglinis dito. Malinis naman dito sa bahay niyo. Nilinisan ko po nagawaan. Ah. Okay naman. Ah, okay. Si Ronaline, makakalino. Bakit mukha kang Bombay? Bombay ang tawag dyan. Ah, Bombay talaga. Kamukha ko daw si mama. Oo nga, pati si, actually si nanay, ano rin. Mukha rin Indian. Ito mga kalingap si Ron. Oh, puro higaan pala to, may higaan kayo dyan. Opo, tigi isang higaan po kami sa to. Ito, may mga picture sila dito. Ah, ito ka? Ikaw ito? Ako po yan. Ang cute nyo, ah. Mga kapatid mo to? Opo. Yan po kami apat. May mga itsura lahat. Bata pa po kami yan. Iwan naman. Anong pinaka-rason niya kung ba't siya na-stressed sa ina-depress sa akin? Ano umalis yung tatay mo? Ano? Hindi po. Ang alam kong ano ni mama, pinaka-rason? Yung namumblema pa rin siya nung bata kami. Yung sa baby niya po. Mm-hmm. Tapos yung sa papa niya, nagka-problema si yung papa niya po na may sakit. Dito din po yun ay, bago si mama magkaganyan, may inaalagaan din po kami yung papa niya, yung lolo namin.
na nandyan sa bahay na yun po sa katabing tindahan ni Mama dati. Ano, yun yung inaalagaan namin. Ano, ni yung parang niloloko nung asawa. Hindi na galit si Mama. Galit si Mama. Tapos po, maalis din po sana ako nun. Ay, kinukuha ko nung lola ko mag-aaral. Ilalayo ako sa kanya. Yun yung alam kong problem, iniisip niya ay. Noon. Oh, at sabi ko gusto ko din mag-aral. Tag-aaral po ako niyan ay bago si Mama magkaganyan. At papatuloy ko yung pag-aaral ko dun sa ano, kasama yung lola ko. Ayaw ni Mama umalis. Ayaw ni Mama na magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Ay, grabe ano. Opo. Kaya yun yung ngayon, alam ko. Kaya ano hanggang ngayon magkasama yun, kayo. Yun po yung dinadamdam ni Mama. At dalawa kaming kapatid ko ay ako tsaka yung bunso kong kapatid ang kukunin. Buti di ka naman na ano, nahihirapan dito. Mahirap po. Kasi mas mahirap po yung ano, nakikita ko si Mama na ganyan lang. Di naman po ako sanay na si Mama ay nakaiga lang. Ang ano po namin, nagtutulungan kami ni Mama. Si ba, oo, nagtutulungan po kami ni Mama. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho. Tapos okay lang yan. Ano po? Tapos? Yun po. Dati talaga tulong, hindi yung ngayon, solo ka na lang. Ano, solo na lang po ako. Lalo na pag ano, nauwi ako sa bahay, makikita ko ang lungkot ni Mama. May time pong nauwi ako na malungkot si Mama ay. Minsan alas 10. Grabe. Alas 10 ang out ko. Galing trabaho. Tapos mauwi ka pa na mauwi ka malungkot pa ako si na malungkot mo. Si Mama. Doon ko nararanasan yung sobrang pagod po baga. Sabi naluluwa si okay lang yung Ronaldin at ramdam namin yung ano mo yung talagang pagsusumikap at yung sakripisyo mo para sa yung pamilya. Kasi dati dalawa kayong natrabaho, ngayon solo ka na lang. Solo na lang po. Buti di ka naman na ano yung dumating na ba sa point na parang gusto mo na lang. Dumating po sa point lalo na nung nagsisimula pa lang si Mama. Lumayas din po ako, 2 buwan akong wala dito sa bahay. Naiwan po yung kapatid ko. Eh kahit taman po nung umalis ako dito, tamang nagbibigay na lang ako gada sa sahod ko. Inaabot ko lahat sa kanila. Kaso yung hinauna, nung una po nung unang buwan si Mama ganyan, hirap na ako at sabi ko eh, hindi ko kaya makita si Mama malungkot. Tapos yung nahihirapan. Ayaw ko nang ganun. Kaya nilayasan ko sila. Sabi ko, hindi ko kaya na makitang ganun na lang para si Mama. Parang nabigay ka na lang ng pera. Oo. Na ano na lang po ako ng ano. Buti ngayon, hindi mo talaga sila iniwan at nagsumikap ka para sa kanila. Hindi po. Binalikan ko sila kung ano nung pinasok ko. Nag-online selling ako. Lahat po para po may grabe, extra income. Napakagaling mo naman ano. Ronaldin, napabilib mo kami dito. Kung anong pwedeng pagkakitaan, kung saan-saan. Nung ano, nawalan din ako ng trabaho noon. Inikot ko din lahat ng pwede kong pasukan para hindi po kami mawalan. Nung pag wala kaming makain, napunta kami ng bundok. Pag uwi namin, may mga dala na kami pang ulam. Nagaantay na lang kami ng mga ng bigas namin. Grabe, sa edad mong 19 years old, ang dami mo nang pinagdaanan, ano? Marami na po. Pero ngayon, patuloy pa rin yung ano. Buti nga po at nalalagpasan na lang po baga. Dumadating yung araw na natatapos na lang yung problema mo sa isang araw. Nakakaraos araw-araw. Kung iisipin po, hindi ko na sana kakayanin eh. Kaso ay mahirap kasi talaga. Mahirap po mag-asikaso, mag-alaga. Kasi si Mama, hindi pag hindi mo yan asikasuhin maligo. Hindi na talaga siya. Mas malala po siya noon nung hindi pa siya nagtitake ng bite, ng iniinom-inom niyang gamot. Saan galing tong gamot na iniinom niya? Galing po yan sa, ano, munisipyo. Binigay lang po yan. Anong resulta nito? Tumakabakalma? Pagkakain po niya, nakakatulog na po siya agad, nakakaramdam na po siya agad ng antok. Yung parang na ano yung isip niya. Kasi mas okay-okay na siya ngayon. Mas okay-okay na po siya ngayon. Yung nga lang, hindi pa siya yung ano, talagang pag ginausap mo po siya ng matagal,
Doon na na ano? Ano na po, halo-halong ano na yung sinasabi niya. Pero sa una, pag kumustahan lang, okay na. Opo. Pero pag yung matagal. Opo, pag yung nakakwentuhan mo na po si mama. Iba na. Iba na. Yung may halo na. Kilala niya daw po si Bal Santos. Kilala niya, hindi. Opo, si Baba. Ako, kilala niya talaga. No? Kilala niya po, nung ano daw siya, nalunod daw siya. Ano yung, ano, Ronaldin, yung kahilingan mo sa amin? Paano ka namin matutulungan? Anong may... Pagamot lang po si mama, yun lang po ang sapat sa akin. Pagamot lang si mama mo? Kasi po, mas di ko kakayanin pag nakikita si mama ganyan, tapos pag ganyan na lang si mama. Yun ang mas mahirap pa yun. Totoo yun. Di baling ano, basta nakita ko lang si mama okay na. Kasi di naman ako sanay na ganyan yun ay. Bakit dati talagang... Masipag po yan si mama. Madiskarte, ganun lahat. Kaya nung Pasko, kapaskuhan, ang lungkot ng Pasko namin. Di, ano, yung mga pa-order niya, sagot ko yung lahat. Ako na nag-deliver nung mga ano, at bago magpapasko. Ah, kasi nung siya nagsimula, di ba? Nung opo, Pasko. Mm. Bago magpapasko, siya na yung mga nag-ano. No, December 22 yan, nagkasakit si mama. Ay, naagasan si mama. Ah. December 23, nagpahinga. December 24, nagpara-deliver ng mga ham, ng mga ano. Yung parang hindi siya nagpahinga kahit isang linggo lang pagkapaagas niya. Pero ang pinakarasan talaga ng depression niya, yung naagasan. Ano po? Oo, ano? Kasama na rin po. Tapos yung may hiwalay kami. Ah. Yung may hiwalay kami sa kanya. Tapos yung papa niya na... Nagkasakit. May sakit. Tapos yung parang niloloko po baga. Niloloko nung... Asawa. Nalaman niya? Siya po mismo yung nakaalam nung... Grabe. Grabe talaga ang ano. Tapos yung, ano, ilan araw kami ni mamang di kinausap noon. Ng mga time na yun. Tapos namalayan na lang namin nagsasalita si mama. Nay! Andito kami para tulungan ka, Nay. Ano? Ano masasabi mo, Nay, sa kwento? Ba't parang naluluwa po kayo, Nay? Ano masasabi mo? Alam pala niya lahat eh. Alam niya? Hindi mo sinasabi. Yun pala ang mga nangyari talaga. Kaya umantong sa ganito. Bakit ka na yung naluluha po? Ha? Tinatago na kasi sa amin yung lungkot na nararamdaman niya ay. Tinatago sa'yo? Lahat ng problema niya hindi ko ano alam. Kasi gada natanong ko kay mama. Wala ito, ayos lang ako. Yun po ang sinasabi niya. Bakit mo na itinatago? Siyempre, ayoko sa lang mamroblema pa. Parang gusto mo ikaw na lang po lahat. Ikaw na lang lahat ang mamroblema. Mm-hmm. Ngayon, alam naman pala na yung anak mo. Ano masasabi mo doon, ay siya po yung ano, ngayon, nagsasakripisyo sa, para sa inyo. Lakasan nyo na yung loob nyo para ano, bumalik po yung dati nyong ano. Dati yung sigla, saka yung makapagtrabaho na kayo ulit. Kahit ganito naman ako, nagtatrabaho naman ako talaga sa kanila. Pero persige ko man talaga sila. Kung hanggang saan ba. Namimiss ka na ni ano, Ronaldin, yung dating kayo. Namimiss na po kayo ni Ronaldin. Dati daw, kayo magkatulong. Diba na eh? Payag po ba kayo na mapacheck up namin kayo? Pero ano ba ang gusto niyong mangyari, Nay? Pag hindi ako nagtrabaho, wala makakain yung mga anak kong iba. Pag hindi ako nagtrabaho, wala makakain yung mga anak kong iba. Oo nga. Si Ronaldin, mag-isang nagtatrabaho po. Hindi ako. Willing po ba kayo na bumalik sa dati? Gumaling po kayo? Gusto ko. Para yung mga anak kong ma-supportahan ko. Yung mga nakaraan, naka-ano po ba kayo, naka-move on na kayo ngayon o hindi pa? Naka-move on na. Tagal na yun eh. Oo. Lakasan nyo na yung loob nyo para, ano, pagaling po kayo para sa mga anak nyo. Kahit naman ako nagkakaganito, malakas naman loob ko talaga. Mm-hmm. Kaya lang problema mo, di mo, siyempre sakit no, di maiwasan na ganun. Gusto mo nyo na gumaling? Di, pwede ka namin mapatingnan din, pag dating ng ano, mapaschedule tayo.
para mapacheck up ka din namin. Payag po kayo? Kung sa ano naman ay wala naman akong ano. Ang problema ko lang ngayon mga bata. Nahirapan din ako yung kala ko lang din ang nagtatawa ako kaya. Nahirap kasi. Apat yan. So, apat yan tapos, na naiwan sa akin. Tapos ang dami pang problema dumating ano. Kaya dun ka ano. Tapos wala pa ako maayos sa trabaho. Ano bang trabaho ni nanay dati? Ano po, dati nasa blended kami na sa panganiba, nagsara na po yun, nag-lockdown. Tapos, dami talagang nag-ano na lang siya ng mga ukay-ukay. Madiskarte na, siya, ano? Madiskarte po totoo yan. Lang madiskarte. Kilala po yan ni Kuya Tom. At lagi customer namin si Kuya Tom dun. Sinong Kuya? Ah, Rostom? Si ano po, si Tom. Madiskarte, parang ano, just sa kanya ka nagmana, madiskarte ka rin. Yun yung mga naalala niya. Nay, pagaling po kayo, Nay. Para sa anak mo, Nay. Dumating, bumalik na yung dati yung sigla. Sa nung December ka lang po pala nagkaganyan. Diba, Nay? Anong gagawin mo para gumaling? So, magpagamot din. Magpagamot. Ayan. So, pwede magpagamot. Pag gumaling ka, ano pong gagawin nyo, Nay? Anong una nyong gagawin pag gumaling na po kayo? Gusto ko na lang magtinda. Tinda ka. Matinda na lang ako. Kasi ganun din naman yung ginagawa ko ay nagpapakahirap din naman ako. Tindahan din naman ang ano. Ito yung bahay namin. Mahirap kaya pag... Kapag? Mahirap kaya pag ganito. Yung asawa nyo na, asa na po? Wala na. Matagal na po kang hiwalay? Hmm. Ilang nasa taon na rin po? Taon na. Paano kayo na ano, na buntis sa asawa mo yun? Lahat yun. Nung naagasan po kayo sa asawa niyo po yun? Tapos, ibig sabihin nung naagasan kayo, hiwalay na po? Hiwalay na kami. Ah, okay. So, di pa matagal, mga isang taon pa lang, ganyan. Pero matagal lang iniwan. Kaya lang, ang problema nga ni, wala na, hindi na yan, dito na ako uwi. Alas ano pala, tumayong ano ka na rin pala ng mga kapatid mo, no? Ikaw na rin nag-alaga. Nay, bibigyan ko kayo na yun ng ano, kayong dalawa nga. Kayong dalawa. Kaya nga ngayon, solo na lang, kaya dapat... Alam ko naman ay na gusto niyo rin pong ano... tulungan si Ronaline. Kaya dapat na yun magpagaling na po kayo. Ano, Nay? Ibigyan ko na si Ronaline ng pera para may panggastos dito. Payo po kayo? Mm-mm. Nagtatrabaho pala to sa ano, bro, ano yun? Big bro? Big bro. Duty po ako ngayon. Grabe. Out lang po ako. Straightan kami dun ngayon at kulang ng... Galing niya, madiskarte ano? Madiskarte si Ronaline. Magaling, 19 years old. Bira yung ganyan. Grabe, 19 years old pa lang to. Grabe na. Trabaho na siya. Dun yan sa amin. Maganda yung pagpapalaki mo sa kanya, Nay. Marunong nga ni pare-parehas. Apat yan, marunong. Ayos. Bigyan kong pera si Ronaline para may panggastos po dito. Ronaline, oh. 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 Ilan yan, Ronaline? Magkano? Ayan, oh. Bakit? Oh, magkano yan? 4,000 po. Oh, kulang pa yan? Sapat na po ito. Sapat na po ito. Sapat na yan? Salamat anong po. Anong magagawa mo dyan sa 4,000? Ano nang magagawa nyo? Ano nang mabibili nyo dyan? Mabili po ako ng grocery sa bahay. Tapos, grocery. Mabayaran ko yung kuryente namin. Ay, yung kuryente nyo? Opo. Hindi mo kayo nakakabahid ngayon ay. Ayos ano? Tama-tama. Magkano ang kuryente nyo? Ano po, nasa 700 lang na. 700? Ngayon bon. Yung nakaraan bon lang po. Tapos, pagkain nyo? Magkano nagastos mo sa pagkain sa araw-araw? Ano, araw-araw lang din po ako nabili. Bili. Minsan, ano, pag may budget po, nabili ako ng 5-5 kilong bigas. Tapos... Grabe, napakagaling niya, no? Husay si Ronaline, no? Palakpakan natin si Ronaline, ang galing.
Talagang ano, bira yung ganyan sa ganyang edad ay napaka madiskarte. Parang ano na, nasa 20 plus na yung discarte. Advance. Advance lang. Siguro naman po yung nakikita ko yung mama noon eh. Kaya mas gusto ko sana na matulungan lang ako ni mama na maging maayos si mama. Kasi ang gusto ko lang talaga makita si mama. Okay na. Nakakaya po yung sarili. Nahihirapan po ako pag-uwi ako ng bahay. Asikasuhin ko pa si mama. Bago ako umalis ng trabaho, asikasuhin ko pa si mama. Gaya po nito, minsan alas 12, wala na po yung kapatid kong bunso, wala na magbabantay kay mama. Wala na minsan naiiwan kay mama. Tulungan na lang kayong magkakapatid para na rin sa inyo. Saka mag-aral, patuloy lang sila sa pag-aaral, yung mga kapatid. Ikaw, nakapag-ALS ka lang, no? Opo, ALS lang po natapos ko. Nag-i-enroll sana ako as pero gusto mo mag-college, sana? Gusto ko po mag-senior high. Senior high. Senior high ka pa lang pala? Senior high po. Grade 10 lang po ang ano ng ALSA. May 11. Ito, si David, sponsor ang ganyan. Sa Zion. Sa Zion. Private school. Ano na rin kami? Sige. Nay, ano masasabi niyo, Nay? Magpasalamat po kayo thank you. Viewers natin. Thank you. Nalulua si Nanay. Thank you. Okay ka lang, Mama? Ikaw ano masasabi sa mga viewers natin at sa buong Team Kalingap? Thank you po Team Kalingap. Sana po matulungan nyo kami na maging okay na po si Mama kasi miss na miss ko na si Mamang maging masaya. Masayahin po yan si Mama. Walata naman. Walata. Ano? Salamat po. Sana po isubscribe nyo po. Saka kay Supermap. Kay Supermap po. Kagawad Rostom. Kagawad Rostom. Kagawad Rostom po. I-subscribe niyo po sila lahat. At salamat po sa nakilala niyo si Mama. Sana po po mas marami pa po kayong matulungan ipon. Salamat. Oo. Thank you. Ano, Ronaline? Asa si Kagawad Rostom diyan? Wala. Napasok si Kagawad Rostom. Salamat sa inyo. Thank you po. Ayan mga kaligyan. Kagawad, thank you po. At nalapitan po na napunta namin si Nanay. Kawawa pala ito na. Kalagayan nila mag-ina. Galing lang kami sa ano sa session kanina. Kaya nakasuot pa ako ng ganito. So, kaya ano. Grabe. Kawawa. At ano, mag-isa na lang siyang bubuhay sa kanyang ano, pamilya. Si ano na lang. Si 19 years old po. Grabe. And mga kalingap, thank you po for watching. Sana matulungan po natin sila. Sila Ronaline, Ate Jocelyn. Bumalik na yung dating niyang sigla, dating lakas at dating kakayahan sa pagtrabaho. So, ayun mga kalingap, hanggang dito na lang po at see you in the next video. God bless you and Jesus loves you. Supportan niyo rin po si Supermac, the Super Scouter.